isang all-time Pinoy favorite dish ang lulutuin natin for today. At sobrang dali lang itong gawin. Ang recipe natin for today ay Pinoy style fried chicken with gravy. Sisimulan muna natin ating fried chicken sa pagmamarinate ng ating chicken. So, meron ako dito calamansi juice, around 2 tablespoons of calamansi juice, salt, around 1 teaspoon of salt, and egg white. So, putin ang gamit ko dito. And, haluin lang po natin ito hanggat mamarinate po ang ating chicken. So, bakit ko nimamarinate ang ating chicken? Para mas manuot po ang lasa ng ating chicken. So, the best way to marinate this is 10 to 15 minutes hanggat manuot po yung lasa ng ating chicken at naging tender pati juicy po ang ating chicken. Habang natin nimamarinate ang ating chicken, itatabi mo muna natin ito at gagawa na tayo ng ating breading mixture para sa ating chicken. So, unang-una, meron ako dito flour, around 1 cup of flour, cornstarch, around 2 cups, 6 tablespoons of cornstarch, and lalagyan natin ng spices sa ating coating mixture. So I have here garlic powder, around 1 teaspoon of garlic powder, paprika, around 1 teaspoon, and 5 spice powder, around 1 teaspoon din. Then, haluin lang po natin to hanggat mahalo po mabuti po ang ating spices, pati flour at cornstarch. So, kung gusto nyo maging crispy ang labas ng exterior ng inyong chicken, paghalo nyo talaga yung flour pati yung cornstarch, kasi ang cornstarch kasi ay nagpapa-crispy ng ating chicken. Na-marinate na natin ating chicken for 10 to 15 minutes at nagawa na natin ating coating para sa ating chicken. So, ready to fry na tayo. Pero bago yan, i-dip muna natin ating chicken sa ating flour. So, i-dip lang natin hanggat ma-coat po ng mabuti ang ating chicken. Then, ilalagay na natin sa ating mainit na oil. So, ang gamit ko pala dito ay lead quarters. So, lagyan lang natin flour. So, always remember, pag nagkiprito kayo, always palayo sa inyo ng mantika para hindi kayo matalsikan ng mantika. So, hintayin lang po natin ito mag-golden brown. So, paano mo malalaman kung luto na yun yung chicken? Pag nawawala na yung bubble sa inyong mantika, ibig sabihin po yan, nawawala na yung moisture sa ating loob ng ating chicken. After a few minutes of mixing, so very crispy at napakaganda po ng kulay po ng ating chicken. So nag-crispy po yung ating chicken dahil nilagyan natin ng cornstarch ang ating chicken. So, pwede na natin ito i-set aside. So, napakaganda po ng kulay ng ating chicken. So, parang Jollibee ang style ng ating chicken ngayon. Lagay lang po natin siya dito. Natapos na natin iprito ang ating mga fried chicken. Siyempre, kung may fried chicken, dapat din may gravy. So, sisimulan na natin yung ating gravy. So, I have here butter. I-melt na po natin yung ating butter, ang aking flour, and haluin lang po natin itong flour pati ating butter. So, gumagawa tayo ng roux. So, ano bang ibig sabihin ng roux? Ang roux kasi ang thickener ng ating gravy. So, lutuin lang natin itong flour at pati gravy kasi ayaw natin magkaroon ng raw flavor ang ating gravy. Okay na yung ating flour pati butter.
Ilalagay ko na ang aking mushroom. So, chop mushroom po ito. So, haluin po natin. So, isutin lang po natin ang ating mushroom hanggang lumabas po yung flavor po ng ating mushroom. Then, I will put my mushroom brine. So, ang gamit ko po dito ay mushroom brine para lumabas po yung mushroom flavor po. So, pakonti-konti lang po para wala pong laws ang ating gravy. Haluin lang po natin. Then, we put our liquid seasoning. Around 2 tablespoons po ito. Then, our soy sauce na pangpakulay. And, pepper for seasoning. Then, haluin lang po natin ito. After a few minutes, luto na po yung ating gravy. So, malapot na po yung ating gravy. Dapat po, ganyan po yung consistency ng lapot ng ating gravy. Yung malapot-lapot po na gravy po. Tapos na po yung ating gravy, pati fried chicken. Now, we're ready to plate. So, sana maitry nyo itong recipe na ito dahil napakadali lang gawin. At alam pong for sure, magugustuhan po ng buong pamilya nyo po. So ito na po ang ating fried chicken, Lutong Pinoy!